peke ba ang alahas pag wala itong markings? Hello, hello, hello! This is Vency and welcome everyone to my channel! Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you! Hello everyone! Welcome back po sa ating channel. Ayan, ang pag-uusapan po natin ay kung gaano ka-importante ang markings sa isang alahas. Kasi marami pong nagtatanong dyan na kung wala po bang markings ang alahas na nabili, ay peke na ba ito or hindi daw ba tinatanggap sa mga sanlaan. So ayan, pag-uusapan nga natin ngayon. Meron po akong iba't ibang mga alahas. Papakita ko po sa inyo isa-isa ang kaibahan ng mga markings sa alahas. Depende ito kung saan nyari, kung anong karat ang alahas na iyon. Let's start for our first item. Ito ay white gold. Alam nyo po ba ang tatak ng white gold na iyan? Ay, nakakapagtaka kasi alam nyo po ba, aba, para siyang doble kara. Meron siyang tatak na pang Japan at meron din siyang tatak na pang Italy. Aba, 2-in-1 sa isang alahas. Ayan, K18WG. Tapos Italy naman sa baba. Oh, ano ba talaga? For our second item, ito. Alam nyo po ba na pag locally made, meron po tayong mga jewelers sa Aroroy Masbate. Sila po ang gumagawa po ng mga 16 karat na locally made na alahas. At ang tatak po nila ay merong orig sa kanilang mga lock. Ayan. Yan ang ating pambato dito sa Pilipinas. 16K. Urig ang tatak, ibig sabihin 16 karat ang gold. At sa atin namang third item, aba, may pa-butterfly iyan, magandang maganda. Tingnan natin ang kanyang tatak, aba, merong initial sa gumawa MJP 750. Ibig sabihin yan, 750 18K ang kanyang karat. Ayan ang marking sa kanyang kabilang lock. 750, ibig sabihin 18K. For our fourth item, ito ay pulsera na magandang maganda. Ang kanyang link ay Damascus na merong maraming charm. At alam nyo po ba na ang lock nito ay S-lock. Ayan, kadalasan yan sa mga 21K karat. Pero tingnan nyo po yung lock. Wala man lang ka-markings. So, ibig sabihin ba sa alahas na yan ay peke at hindi tinatanggap sa sanlaan? Aba, hindi ibig sabihin na pag walang tatak, hindi na po tinatanggap sa sanlaan. Basta gold, tinatanggap. For our next item naman, necklace with pendant. Ayan, may stain ang kanyang pendant. At meron iyang markings na 18K pala. Ayan, 18K at meron pang test mark sa gilid, diba? At ang kanyang lock naman sa kanyang chain ay merong tatak na. Ayan, hindi masyadong kagandahan ang kanyang tatak. Pero tingnan nyo po sa kabila, 750 ang kanyang tatak. So 18K po for our next item, necklace with pendant. Aba, bonggang-bongga. Ito ay may tatak na 21K. So 21 karat po 'yan. Ayan, sa kabilang lock naman merong 21K. At sa kanyang pendant, aba, alam niyo po ba 'yung tatak ng pendant ay itinago ng manufacturer kasi nasa ilalim ng pendant holder. So ayan, tingnan natin ang kanyang tatak kung legit ba. 21K ang nakalagay kanina sa kanyang lock ng chain. Tingnan nyo naman ang tatak ng kanyang pendant. 21C. For our next item, ayan, maganda. Bicolor, merong white gold at merong rose gold. At silayan nyo pong maigi ang kanyang markings. Parang manually made. Ayan, 18K po ang nakalagay sa kanyang markings. At ang next item naman po natin ay ladies ring pa rin na merong tatak na 750. Kanina manually made. Ayan, ngayon naman ang tatak niyang 750 ay machine made. Pero hindi gaanong pulido. So ibig sabihin, locally made na naman ang alahas na iyan.
May tatak pero hindi gaanong kagandahan. So, for our next item na hikaw, saan po ba matatagpuan ang mga markings ng hikaw? Ito ay matatagpuan sa kanilang mga pakaw. So, as you can see, 21K ang nakasulat sa pakaw. So, ibig sabihin, 21 karat ang hikaw na iyan. Pero paano naman pag wala sa pakaw? Saan makikita ang tatak ng mga hikaw? So ito ay matatagpuan mismo sa pantusok or needle ng mga hikaw. Dyan matatagpuan ang markings na ibang earrings. So ayan, meron yan tatak na 750. So 18K ang earrings na iyan. Ayan, dyan nakatatak ang 750. Wala po sa kanyang pakaw. So for our next item is ladies ring na bonggang-bongga. Parang branded siya kasi alam natin yung logo na iyan is Chanel. So, tingnan natin ang kanyang markings. Aba, meron itong SG, tapos merong 750. So, ang ibig sabihin ay Saudi Gold 18K ang sing-sing na iyan. For our next item, ayan, kakaiba ang kanyang tatak kasi 750, tas hindi masyadong kagandahan. Locally made na naman iyan. At ito ang talagang pangmalakasan na Italy Gold. Ayan, ang ganda ng tatak pag imported ang alahas. Sobrang ganda. Unlike dito sa 14K na Italy, ayan, locally made ang kanyang tatak. At ang 21K naman na pulsera na iyan, ayan, napakaganda ang kanyang tatak kasi imported ang alahas na iyan. Ayan, napakaganda ng mga tatak pag imported. At tingnan nyo, 21C ang nakalagay sa alahas na iyan. Yun ay pang diamond. Dapat pag alahas is K, hindi C. So locally made na naman ang yari ng alahas na iyan. At tingnan nyo ang next item. Ayan ang legit na K18 Japan Gold 18K. Tingnan nyo ang tatak ng legit na Japan Gold. Ito naman ang tatak ng imitation na Japan Gold. Meron siyang K18 din. Pero hindi gaanong kagandahan ang imbos ng tatak. So ayan, hindi gaanong kita. Unlike sa original na Japan Gold na pulidong-pulido ang tatak ng markings. Meron siyang Japan na flag. Aba? Tapos 750. Tapos meron siyang K18 na tatak din. Sa mga nagtatanong po, kung peke ba yung mga alahas na walang markings? So, ito lang po ang aking masasagot. Meron pong mga alahas na may markings pero peke. At meron din pong mga walang markings na alahas pero tunay. So, paano nangyari yon? Kasi meron po tayong mga locally made na mga alahas. Madalas pag dito po gawa or lalong-lalo na pag personalize o customize na mga alahas, minsan napapansin ko wala po talaga silang mga markings na nilalagay. Madalas naman sa mga imported na mga alahas, talagang required na required po yung mga markings sa kanilang mga alahas kasi required po ng kanilang government na tatakan ang kanilang mga alahas na minamanufacture. Kaya safe bumili ng mga alahas na may markings, alam niyo po ba? Kasi yun lang po yung pangahawakan natin kung anong karat ang ginto na binili natin. Saan doon tayo magbabase? Doon sa tatak mismo kung anong karat nga ang isang alahas na bibilhin natin. Pero sa amin po kasi hindi kami nagbibase sa kung ano ang nakatatak sa mismong alahas. Kasi kaya namin sinusuri kasi meron nga pong mga tatak na hindi po tunay. O akalain nyo yun? Merong mga tatak na hindi tunay. Yun ay tinatak lamang. Hindi ko alam kung anong purpose ng pagtatak nila kung hindi naman yun totoo. Kunyari, tinatakan nila ng 750 yung alahas pero pag sinuri po natin ng masinsinan, yun ay 14K lamang. So, di ba? Kailangan din pong mabusisi pag isa kang gold appraiser. So, yan. Sa case naman po na ang alahas ay walang kamarking-markings. So, ayan. Markings, importante sa isang alahas. Pero nakabili ka ngayon ng walang markings. Paano mo yun malalaman? So, pupunta ka ngayon sa mga nagsusuri ng alahas. Ipapasuri mo ngayon
kung anong ginto or anong karat yung nabili mo. Kasi wala kang clue kung anong ginto iyon. So minsan, mas maigi po na bago ka bumili, magtatanong ka muna doon sa mga seller mismo ng alahas. Kung saan nyari ang alahas na bibilhin mo, kung anong karat ang alahas na plano mong bilhin. Kasi minsan, maganda pong nagtatanong kasi it matters. Lalong-lalo na sa mga beginners, ngayon lang po mag-i-invest or ngayon lang po mag-start sa pag-invest ng mga alahas. Importanteng-importante po na meron tayong kaalaman tungkol sa gold bago tayo pumasok sa pag-i-invest ng gold. Kasi sa sobra-sobra pong daming manloloko dyan, nako, mag-iingat po tayo. Kailangan meron po tayong kahit papanong background o kaalaman man lang tungkol sa gold para hindi po tayo manloloko kasi sayang ang pera. Lagi nating itatanong sa mga seller kung anong karat, anong yare o saan yare ang gintong bibilihin natin. Para naman maging panatag yung loob natin na legit ang bibilihin nating mga alahas. Nabanggit ko po kanina na merong nakatatak na 750 sa alahas pero pag sinuri po sa sanlaan ay 14K. Yun po ang tinatawag na commercial gold. Kaya dapat pag bumibili po tayo or mamimili po tayo ng mga gold jewelry, lagi po nating tatanungin sa seller na dapat yung standard gold po ang ibibigay sa inyo. Huwag po yung commercial gold para masusulit po ang pagbili po ng mga alahas at masusulit po yung binayad nyo po doon sa binili nyong alahas. Ito din ang isa ko pang napapansin sa mga commercial gold, ha. Ito ay mga kadalasang locally made. So, mag-iingat po tayo sa mga locally made po natin ng mga jewelry. Madalas po akong nakakakita ng mga commercial gold. Yung sinasabi nila, bakit doon mura? Mura yung presyo ng ginto. So, bakit kaya mura ang ginto na tinitindan nila? Magtaka ka po kung bakit mura, kasi wala pong murang gold. Baka kaya mura yung presyo ng kanilang gold na binibenta kasi commercial gold ang kanilang mga gintong alahas na binibenta. Katwid, yung ating mga markings o hallmark sa ating mga alahas ay napaka-importante kasi parang isang relasyon. Kailangan may label, di ba? Sa pa, dapat doon lang po tayo mamimili sa mga legit na mga seller ng mga gold jewelry. Sana naway meron po kayong nakuhang tips sa ating video po ngayon. Hindi ko po malilimutang magpapasalamat pong muli sa aking 5,000 plus subscribers sa patuloy pong pagmamahal at pagsusuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.